Eric G Vlog, please subscribe and like and share and give money. Give G-Cash. At kayo po ay isa rin sa nagpapatakbo bilang alkalde ng ano po, sir? Lokban Quezon. Lokban Quezon. So una po, nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa ating po mga vloggers po dito sa ating ginagawang proclamation ng ating mahal na Pangulong BBM. So tayo po ay nakasuporta sa ating pong Pangulo. Ako po bilang ama ng bayan po ng Lokban ay nagpapahayon ng suporta ng aming bayan sa ating mahal na susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos. So natutuwa po tayo sa kanya pong mga ninanais maisagawa sa ating bansa. Kasama na po dyan ang, sabi nga, kaya tinawag na Uniteam ay yung pagkakaisa, yung lahat ng pagkakaroon ng mga pagkakasundo ng lahat ng ating pong mga naglilingkod sa ating pamayanan upang magbigay ng bahagi na sila po yung magkaroon ng malaking ambag para po sa progreso at magandang sabi ng serbisyo para po sa ating mga kababayan. Okay. Yes. Sir, bakit si BBM po? Well, natutuwa po ako sa kanyang mga programa, na yung mga filosofiya po na kanyang sinusundan. At tama po yun, it's high time na huwag po tayong tumunghay doon sa mga bagay na magkaroon ng pagsisiraan sa ating mga kandidato. Ang mahalaga ay kung ano yung may tataguyod natin mga programa at pagtutulungan natin para mapaunlad po natin ang ating bansa. So nakita ko po yung sinseridad sa ating mahal na Pangulong BBM na ang iniisip niya at sinisikap sa kanya pong pangunguna sa ating bansa ay magkaroon ng magandang ugnayan. Hindi lamang ang mga mamamayan, kundi kasama niyang naglilingkod sa ating pamayanan upang maitaguyod yung lahat ng mga programa ay talagang mapakinabangan po ng ating mga mamamayan. Tama po yun, dahil ngayon po panahon ng pandemic ay naramdaman po natin na napakabigat po ng buhay ng mga mamamayan. Yung iba nawalan pa ng anak buhay. Magkaroon ng kaliwanagan na kailangan magtulungan, magkaisa ang lahat. Huwag na natin pag-usapan yung mga bagay na hindi natin pinagkakaunawaan. Ang ating pag-usapan at pagkatulungan natin yung mga bagay na pwede natin pagkaisahan para maitaguyod natin ang magandang simula para po sa ating bansang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat. Ibig sabihin, sir, naniniwala kayo na pag si Inday at saka si Sir Bongbong yung mananalo ay may pagbabago sa ating bayan? Well, champion po. Napakagandang tandem po itong ating pong BBM Sara. At naniniwala po ako na panalo po ang ating mga mamamayan sapagkat maitataguyod at maipagpapatuloy ang mga magagandang mga programa na sinimula ng kanilang mga ama na naglingkod bilang na Pangulo po ng bansang Pilipinas. Ayan. Sige, sir. Tama po yun, may pagpapatuloy ay naniniwala po ako ay talagang yung kanyang panawagan ng unification ng ating mahal na Pangulong BBM ay talagang mararamdaman ng ating pong mga mamamayan. So ngayong panahon ng pandemya, talagang napakalaga magtulungan po tayo. Tayo ng mga programa, ano po ba yung nice natin gawin? At kung ito namang mga gagawin natin ay sa tingin natin ay makapatulong, ay suportahan natin sapagkat ito namang mga magagandang programa ito para sa kapakinabangan ng lahat ng ating mga mamamayan. So importante ngayon ang ating titingnan ay kung ano ba yung mga sabi natin ay filosofiyang sinusundan, ano ba yung mga magagandang programa na ang aming pong suporta sa inyo, kayo po ay magpapalakas palagi. Alam ko po sa pamumuno po ninyo ay magkakaroon ng direksyon ang ating pong bansa, ay magpapatuloy din po ang mga programa ng ating bandang Pangulong Duterte na kung saan ay naramdaman po naman ng bansang Pilipinas na talagang umangat din naman ang pamumuhay ng ating po mga mamamayan. So tuloy-tuloy lang yung mga build program po na ginagawa sa ating bansa, yung lahat ng mga programa para bigyan ng livelihood ang ating mga mamamayan, at syempre yung talagang direksyon nang ninanais natin ay mabuti para sa ating kapwa. Diyos po ang nakakaalam ng laman ng ating mga puso, laman ng ating mga isip. So ano man yung ating mga ginagawa at yung ating mga pinaplano, siya rin po yung nakakaalam. So ako po yung naniniwala na ito pong pagkakataon na ito ay para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi nga po nila, di ba, ang panahon ay may kanya-kanyang tao at ang tao ay may kanya-kanyang panahon. Panahon po nito ng ating BBM Sara
sa tayo po yung magkaroon po ng pagkakataon, sabi nga na sila'y suportahan para maibigay po sa atin yung paglilingkod na ating inaasahan para po sa bansang Pilipinas. So sir, bilang pong, bilang isang mamamayang Pilipino, sir, ano po ba talaga sir parang in-expect natin kung sakaling maupo na po si Sir Bongbong Marcos? Well, yung realization po, yung mga binabanggit po na, siyempre number one di yan. Kung sabi nga, pagkakaisa ng ating mga naglilikot sa ating pamahalaan. So gusto ko makita, right after na maupo at maluklok natin ang ating mahal na Pangulong BBM at itong ating Vice President Sara Duterte, ay magkaroon na po ng tuldok yung pag-aaway po sa politika. Tama na muna ang pag-aawayan. Ngayong panahon ng recovery para sa pandemic, lahat ay magtulungan. Magkaisa tayo. Kung ano yung mga magagandang programa na para ihahain sa mga mamamayan, ipagpatuloy at maisagawa po natin para po sa kapakinabangan ng lahat ng atin. At kung ano po yung mga pinapakita nila o ginagawa nila ng mga mabubuting bagay para sa ating mga bayan, ay atin pong ipagpapatuloy at nagawin po natin ang suporta para po mapakinabangan yung mga programa ng ating mga mamamayan. Yun po yung Mayor Oli Dator po ng Lucban, Quezon. Partido Federal ng Pilipinas. Salamat po. Partido Federal ng Pilipinas. Isa pong mayor. Thank you po.